Senyorito, sino ang babaeng pasan-pasan mo? At saan mo siya napulot? Tanong nito habang pinagbubuksan siya nito ng gate. Stop asking so many questions, Justin. Ikandado mo ang gate at pakawalan mo ang lahat ng aso natin para walang taong makalapit dito sa loob ng farm, naiintindihan mo? Sabihan mo na rin ang iba pa nating kasamahan na buong magdamag na magbantay sa loob at labas ng plantation dahil may mga trespasser na nakapasok sa lupain ko. Tapos, kapag may tagalabas na nagtanong sa'yo kung may babae bang naligaw dito sa planta, ang isagutin nyo, wala. Kung ayaw nyong masangkot sa iskandalong ito. Maliwanag ba? Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Umiimbay ang balakang na bumaba si Lexi sa matarik na hagdan. Lumalagutok ng malakas ang suot niyang mamahali na high heels nang lumapat iyon sa marmol na sahig. Eleganteng naglakad siya papunta sa malawak na komedor. Sumasayaw sa hangin ang wavy niyang buhok tuwing siya ay humahakbang. Magandang tanghali po, senyorita. Nakayoko at magalang nabati sa kanya ng mga kasambahay. Marahan siyang tumango at nakadekwatro pa nga na umupo siya sa golden chair ng kanyang ama na si Don Armando Antonio. Where's my parents? Bakit hindi pa sila dumudulog dito sa mesa eh? Ready na ang lunch? Nakatingin sa Wagyu steak habang nagtatanong siya. Nako, senyorita! Pumunta po sa Thailand ang parents mo kaninang umaga. Hindi ka na po nila ginising dahil ayaw nila na maistorbo ang pagtulog mo. Sumama ang loob niya at nawalan siya ng ganang kumain matapos niyang marinig ang sinabi ng mayordoma. Usually naman ay wala na naman sa bahay ang parents niya. Nasa business trip na naman ang mga ito. Kailan ba niya huling nakasabay sa pagkain ng mga magulang niya? Hindi na niya matandaan dahil palaging busy sa negosyo ang mga ito. Ni hindi man lang siya magawang kamustahin. Mga kasambahay na nga ang palagi niyang nakakasama. Tapos araw-araw ay bantay sarado siya ng kanyang mga bodyguard. Ganun ba? Aalis na ako. Kayo na lang ang kumain. Mapaklan niyang saat. Straight body na lumabas siya ng mansyon kasabay ang kanyang mga bodyguards. Ipinagbukas siya ng pinto ni Harold. Ito ang driver niya na maskulado ang katawan na akala mo ay lalaban sa wrestling. Sa mall tayo pupunta. Magsha-shopping ako. Maotoridad na utos niya sa driver niya at sitting pretty pa na umupo siya sa backseat. Eh, senyorita, bakit naman po sa mall ang punta natin eh? Meron ka pong klase mamayang hapon. So what? Kung magsha-shopping ako ngayon, may problema ba? Nakatikwas ang kilay at mataray na tanong niya sa driver niyang pakialamero na tinalo pa ang parents niya kung umasta. Tanghali na po kasi, senyorita, malilate ka sa klase mo kapag nag-shopping ka pa ngayon. Concern na pagpapaliwanag nito. I don't care kung malilate ako sa klase ko at wala kang pakialam kung magsha-shopping man ako buong maghapon. Now, start the car and take me to the mall. Nakasimangot at irritableng saad niya dahil inis na siya sa taong pakialamerong ito. Okay po, senyorita. Kalmado at magalang na sagot ni Harold pero masama ang loob nito. Hindi niya pinansin ang pagtatampo ng kanyang driver dahil siya ang amo. She is Lexi Olivar Antonio, ang kaisa-isang anak na babae ni Don Armando and Doña Luciana. Mayaman siya at sikat, nga lang ay matigas ang ulo at napakamatapobre. Yes, she doesn't like poor people dahil para sa kanya ay isa siyang prinsesa na nakatira sa England. Hinahangaan ng mga prinsipe at may gintong korona sa ulo. Lumaki siya na may gintong kutsara sa bibig. Nakukuha niya ang lahat ng bagay na magustuhan niya sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. She also has a luxury premium black credit card na tanging mga katulad lang niya na billionaire ang maaaring kumuha sa bangko. She is also a fashionista. Milyon ang halaga ng mga damit niya, bag at sapatos. Ngunit hindi siya masaya sa karamihan na kanyang tinatamasa sa araw-araw dahil kulang siya sa aruga at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Gustong-gusto niyang maranasan na makasalo sa hapagkaina ng mommy at daddy niya. Ngunit imposibleng mangyari iyon dahil araw-araw ay hectic ang business schedules ng mga ito. Madalas nga ay sa ibang bansa nagsistay ang parents niya dahil may 5-star hotel ang restaurant sila sa Thailand.
Meron din silang jeans and short apparel sa Hong Kong na dinarayo ng mga kabataan doon dahil dekalidad at maganda ang design ng mga damit at pantalon. Pinindot niya ang power button ng phone niya nang may pumasok na mensahe galing kay Fiona. Hello, beautiful! How are you today? Still sad and alone? Well, I have a nice plan tonight na magpapabuhay ng dugo at mga ugat mo sa katawan. Guess what? Pumayag na si Damon na maging member ka ng Sorority Reach Club. Napagkasundoan namin na sa kagubatan gaganapin ang welcoming rites dahil mas exciting at tahimik doon. Hindi rin malalaman ng parents natin na paminsan-minsan gumagawa tayo ng kalokohan. Ano? Game? Sasama ka ba? Huwag kang kabahan, baby Lexi, dahil magiinuman at magsasayawan lang naman tayo sa kagubatan. At saka, it's up to you naman kung iinom ka ba o hindi. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip pagkatapos niyang mabasa ang mensahe. She is a happy-go-lucky girl. Madalas siyang magkating class at mag-clubbing. Pero hindi pa niya nararanasan na mag-camping at makipag-inuman sa kagubatan. Hindi naman siguro ako mapapahamak kung sasama ako sa mga kaibigan ko. Because after all, mayayaman at mga spoiled brat din sila na katulad ko. Pare-pareho naman kaming may mga iniingatang apelyido na hindi pwedeng madungisan. Mahinang bulong ng isip niya. Okay guys, sunduin ninyo ako sa Sassy Mall. Susubukan kong takasan ang mga bodyguard ko. Kumakanta na ipinadala niya ang mensahe kay Fiona upang hindi makahalata ang mga bodyguard niya na 24/7 ang dilatang mga mata. Ngunit palagi niya pa rin natatakasan. O diba ang talino niya? Senyorita, andito na po tayo sa mall. Malumanay na anunsyo ni Harold at ipinagbukas siya nito ng pinto. Basti, akin ang shoulder bag ko. Ako nang magdadala. Sigurado ka po, senyorita? Hindi naman makapaniwalang tanong nito sa kanya dahil nasanay na ito na hindi siya ang naglalabit ng bag. Yes, seryoso ako, so akin na yung bag ko. Kinuha niya ang shoulder bag sa kamay nito at parang modelo na pumasok siya sa loob ng mall. Dumiretso naman siya sa women's comfort room. Nagpalit siya ng kupas na oversized t-shirt at kupas na leggings. Nagsuot din siya ng gomang tsinelas at ng face mask. Ang shoulder bag naman niya ay ipinasok niya sa loob ng t-shirt upang siya ay magmukhang buntis. O, diba ang bongga? Malaking tulong ang pagbabao ng damit. Nagmukha tuloy akong ibang tao. Nakabungis-ngis na saad niya habang nagfa-flying kiss pa siya sa malapad na salamin. Pinatay niya ang kanyang cellphone at tinanggal niya ang lahat ng suot niyang alahas at ginulo niya ang kanyang buhok bago siya tuluyang lumabas ng comfort room. Natatawang nilagpasan niya ang kanyang mga bodyguards na nakatambay sa labas ng banyo. Grabe, mahihinang nila lang. Nakalabas na ang boss nila, hindi pa rin nila alam. My God, ang hihina ng sense of smell nila. Maarteng bulong niya. Nagpalinga-linga siya sa parking lot. Napangiti siya nang makita niya ang luxury expensive van ni Fiona. Kumikendeng na pumunta siya roon at marahan niyang kinatok ang bintana ni Yun. Oh my God, who are you? Maarteng tili ng kaibigan niya na tinalo pa ang bilyonaryang nakatira sa Forbes Homes. Gaga, shut up, Beshi. Ako to si Lexi. Buksan mo agad ang pinto, bilis. Baka makahalata ng mga bodyguard ko na tumakas ako sa kanila. Okay, come in. Natatarantang utos nito sa kanya habang hinihila nito ang pagbukas ng pinto ng van. Nakahinga siya ng maluwag nang makapasok na nga siya ng tuluyan sa loob ng van. Hello, Lexi. You look gorgeous. Kahit pangpulubi ang outfit mo. Nakangiti na bati sa kanya ni Ford, elder brother ito ni Fiona. Aww, you're so sweet, Ford. Napakagaling mong mambola. Anyway, bakit ba parang ang konti lang natin? Akala ko ba marami tayo? Nagtataka niyang tanong. Limang tao lang kasi sila sa loob ng van ni Fiona, ang boyfriend nitong si Noah, si Ford, at si Damon na leader ng Sorority Reach Club. Ah, nauna nang pumunta sa kagubatan ng ibang kasamahan natin. Malumanay na sagot ni Fiona sa tanong niya. Alam mo, mabuti pa matulog ka na lang muna, Beshi, para naman mamaya meron kang enough energy sa activity natin mamayang gabi. I don't want to sleep.
Makikinig na lang ako ng music habang nagta-travel tayo. Kalmado na pagtutol niya sa utos nito. Okay, let's go! I can't wait to dance and sing tonight under the moonlight. Excited na sigaw ni Fiona at ngumiti pa nga ito ng malapad. Pumikit siya ng mariin at pinakinggan niyang mabuti ang musika na nagmumula sa stereo components ng sasakyan. Nang patakbuhin ni Damon ng mabilis ang van sa kahabaan ng expressway. Takip silim nas nang makarating sila sa kagubatan. Ngunit hindi niya nakita roon ang iba pa nilang mga kaibigan. Nakaramdam siya ng kaba at pagkalito dahil for the first time ay nagsinungaling sa kanya si Fiona. Ngunit hindi naman niya ipinapahalata iyon. Guys, may baon ba kayong tubig? Kanina pa ako nauuhaw at naiihi eh. Yes, may baon kaming tubig at pagkain. Saad ni Fiona habang nagkakabit ng tent. Damon, bigyan mo siya ng mineral water. Si Lexi. Pasigaw na sabi nito. Okay, sandali lang. Kukuha ko ng mineral at soft drinks in can sa cooler. Nakatalikod naman na sagot ni Damon at binuksan nito ang cooler na nakapatong sa likod ng van. Lexi, ito na ang mineral oh. Binuksan ko na para sa'yo. Maraming salamat. Nakangiti na sagot niya at kinuha niya sa kamay nito ang mineral water. Guys, pupunta muna ako saglit sa may damuhan ha. Iihi lang talaga ako. Okay, mag-iingat ka ha. Baka mamaya kasi matuka ka ng ahas dyan. Mahirap na. Nakangising pagpapaalala sa kanya ni Ford. Naramdaman niya na parang plastic ang pagiging concern na ipinapakita nito. Ewan ba, pakiramdam niya ay bigla siyang napraning. Siguro ay dahil sa paligid o baka naman ay talagang pagod lang siya sa biyahe. Naglalakad sa damuhan na ininom niya ang tubig. Pinagpawisan siya ng malapot at nakaramdam siya ng init nang maubos niya ang tubig. Binabanas na tumingkayad siya ng upo sa damuhan. Kinilabutan siya at nagtayuan ang lahat ng kanyang mga balahibo sa katawan nang makarinig siya ng mga yabag at dumampi ang malamig na hangin sa makinis niyang balat. Nagmamadali na itinaas niya ang leggings at bigla siyang tumayo. Ngunit munti ka na siyang matumba dahil biglang umikot naman ang kanyang paningin. Nangangapa sa dilim, nahihilo at naduduwal at binabanas na naglakad siya palayo sa damuhan dahil na-realize niya na nilagyan ni Damon ng aphrodisiac ang iniinom niyang tubig. Napatigil siya sa paghakbang nang mabangga siya sa matigas na bagay at lumukob ang matinding init sa manipis niyang puson. Ano ba naman? Who are you? Galit na tanong ng nilalang na kanyang nabangga habang may hawak-hawak itong shotgun. Oh my God! Mister, you're alive! Akala ko puno ka. Sundalo ka ba? May hawak ka kasing baril eh. Please, help me. Papatayin at pagsasamantalahan ako ng mga kaibigan ko. Natatakot at nanginginig ang boses na pagpapakiusap niya sa lalaking hindi niya makita ang muka dahil madilim. Napasinghap siya nang biglang takpan ng lalaki ang bibig niya at hinila siya nito sa madamo at mapunong bahagi ng kagubatan. Ford, nakita mo ba si Lexi? Pasigaw na tanong ni Damon. Hindi ko siya makita. Baka naman nahulog siya sa bangin dahil na rin sa tama ng gamot na inilagay mo sa tubig. Pasigaw din na sagot ni Ford. Gago ka ba? Hindi makakalayo ang babaeng yun. Hanapin mo! Hindi siya pwedeng makalabas sa lugar na to dahil siya ang gagawin nating alas para mahututan natin ang parents niya. Oo, alam ko. Pero akala ko ba, dadalhin muna natin sa paraiso si Lexi bago natin tawagan ang mga magulang niya. Malisyosong tanong ni Ford kay Damon. Nako, pare, umiral na naman yung kamanyakan mo. Ang mabuti pa, maghiwalay tayo. Doon ka maghanap sa kaliwang bahagi ng gubat. Dito naman ako maghahanap sa kanan. Masama ang loob at naninikip ang dibdib na nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya matapos niyang marinig ang conversation ni Ford and Damon. Sobrang sakit ang gapi na hindi siya itinuring na tunay na kaibigan ng mga taong itinuturing niyang tunay na kapatid. Don't cry if you want to leave. Mahinang bulong ng lalaki sa kanang tengan niya at walang paalam na binuhat siya nito papunta sa pusod ng gubat. Panginoon, huwag mo po akong pabayaan. Nagmamakaawa po ako sa iyo. Iligtas mo po ako sa kapahamakan.
Umiiyak na dasal ng isipan niya. Hindi siya palasimba, hindi rin siya mahilig magdasal. Ngunit si Jesus ang palagi niyang kinakausap at tinatawag tuwing may problema siya at masama ang loob niya. Ugaliin natin na magdasal at magpasalamat sa Panginoon kapag may problema tayo o kahit wala, upang maiparamdam natin sa Kanya ang ating pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay niya sa atin araw-araw. Nagtatagis ang mga ngipin, mainit ang ulo at gumagalaw ang Adam's apple na tinalunton ni Theodore ang madilim na daan papunta sa farmhouse na nakatayo sa baba ng burol. Plano sana niyang maghunting ng baboy ramo ngayong gabi na kanyang aalagaan para dumami. Subalit, ang dalagang nahihilo ang nahuli niya, imbis na baboy ramo. Napatigil siya sa paglalakad nang biglang kagatin ng dalaga ang balikat niya at sumubsob ito sa pinagpapawisan niyang leeg. "What's wrong? Pambihira ka!" mahinang tanong niya. "Huwag kang magkakamali na kagatin ng leeg ko kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo mo." "Sorry, I am not a vampire, pero may nararamdaman akong kakaibang init na unti-unting gumagapang sa aking mga ugat papunta sa puso ko." Tumatahi pang dibdib at nauutal na sagot nito sa tanong niya. "Anong klaseng init ba yan?" Kunot noo at curious na tanong niya sa dalaga. Mainit. Mainit na para bang gusto kong makipag... Nagliliyab ang buo kong pagkatao. "Damn it!" Mahinang mura niya. "Umepekto na siguro ang aprodisyak na ininom mo." Paanas na bulong niya at muli siyang naglakad ng mabilis. Halos tumakbo na siya pababa ng burol, makarating lang sa farm. Ngunit hindi siya makatakbo ng mabilis dahil pasan-pasan niya ang dalaga. "Justin, buksan mo ang gate, bilis!" Nagmamadaling utos niya sa kanyang tauhan. "Senyorito, sino ang babaeng pasan-pasan mo? At saan mo siya napulot?" Tanong nito habang pinagbubuksan siya nito ng gate. "Stop asking so many questions, Justin. Ikandado mo ang gate at pakawalan mo ang lahat ng aso natin para walang taong makalapit dito sa loob ng farm, naiintindihan mo? Sabihan mo na rin ang iba pa nating kasamahan na buong magdamag na magbantay sa loob at labas ng plantation dahil may mga trespasser na nakapasok sa lupain ko. Tapos kapag may tagalabas na nagtanong sa'yo kung may babae bang naligaw dito sa planta, ang isagutin nyo, wala, kung ayaw nyong masangkot sa iskandalong ito. Maliwanag ba?" Maotoridad na utos niya kay Justin. "Maliwanag po, senyorito. Naiintindihan ko po ang lahat ng sinabi mo." Tumatangong sagot naman ito. "Very good. Now close the gate. Tapos pumunta ka sa ibabaw ng burol at palihim mong kuhanan ng video ang mga kabataan na nagka-camping doon para may magamit tayong ebidensya laban sa kanila." "Sige po, senyorito, alis na po ako." Magalang na sagot ni Justin. Isinarado nito ang gate bago ito naglakad papunta sa burol. Dinala ni Theodore ang dalaga sa loob ng kwarto at maingat na inihiga sa ibabaw ng malambot na kama. "Mister, please, I can't take this anymore. Hindi ko na kayang kontrolin ang init na gumagapang sa buo kong katawan." Namumungay ang mga mata na hiling nito sa kanya. "Sorry, miss, but I can't do that. Itatali kita sa kama para makatulog ka." "Ano? But..." Binusalan niya ng panyo ang bibig nito upang tumigil na ito sa pagsasalita. Itinali rin niya sa handle ng kama ang kamay nito upang hindi ito makagalaw. "I'm so sorry. Itinali kita. I'm just doing this for your own good. Matulog ka na at bukas tayo mag-uusap." Umiiyak na tumango na lamang ang dalaga. Iniwasan niya na tumingin sa singkit nitong mga mata. Kumuha siya ng bimpo at binasa iyon at saka pinunasan ng binti at paa nito na may putik bago niya ito kinumutan. Isinarado rin niya ang bintana at binuhay niya ang electric fan sa loob ng kwarto. "Good night, sweetie. See you tomorrow." Malambing na bulong niya sa tenga nito bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa balcony at pinagbasdan niya ang buong paligid gamit ang digital high-powered night vision binocular na binili niya sa Germany noon. Nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang makitang tao at mabangis na hayop na umaaligid sa buong paligid. Umupo siya sa antigong bangko at binuhay niya ang laptop na nakapatong sa ibabaw ng antigong mesa.
hinanap niya sa social media kung sino ang dalagang iniligtas niya. Napaupo siya ng tuwid nang mabasa niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa buong pagkatao ni Lexi Olivar Antonio. So, she is so dumb rich like me, but she is a brat and matapobre siya. Sounds interesting, nakaka-challenge at mukhang masarap baguhin ang personality at attitude niya. Nakahawak sa baba at nakatitig sa picture ng dalaga na bulong niya. But be careful, Tudor. Kasi baka ikaw ang mahulog sa taglay na kagandahan ng babaeng yan. Concerned na sigaw naman niya sa isip niya. Nope, hindi ko siya type. Hindi ko type ang babaeng isip bata at gastusera. Umiiling na sagot niya. Siya si Tudor Domingo Shapiro. Siya ang panganay na anak na lalaki ni Don Tudor at Doña Carolina. Ang ama niya ang may-ari ng Shapiro Stick Matches Company and Shapiro Paper Company na nagpuproduce ng iba't ibang klase ng papel na ginagamit ng mga tao araw-araw. Sa kagubatan siya nakatira dahil siya ang in charge sa pagtatanim at pagpuputol ng mga bowling tree at gemlina tree na ginagamit sa paggawa ng posporo at paggawa ng papel. Paminsan-pinsan ay pumupunta siya sa bayan kapag may importanteng okasyon ng kanilang pamilya at kapag nagre-report siya sa kanyang ama kung ilan ang naputol at naitanim na mga puno. Matagal na siyang nakatira sa kagubatan ngunit hindi niya pinuputol ang mga matatandang puno na naroon at ganun din ang mga matatanda ng halaman. Dahil ang gemlina tree at bowling tree lang na itinanim ng kanyang mga tauhan ang pinuputol niya. Sa kahoy nabubuhay ang buo niyang pamilya, kaya naman malaki ang respeto nila sa kalikasan. Bumili talaga ang ama niya ng malawak na lupain na pagtataniman nila ng puno para sa kanilang negosyo. Daladala ang laptop ay umalis siya ng balcony. Plano niyang matulog dahil medyo malalim na rin ang gabi. Walang yan naman, Damon, oh. Pera na naging bato pa. Sigurado ka ba na nilagyan mo ng gamot ang mineral water niya? Galit na sigaw na tanong ni Ford. Nag-echo ng malakas ang boses nito sa kagubatan, kaya naman nagising ang mga ibon. Sigurado ako na nilagyan ko ng gamot ang tubig na ininom ni Lexi kanina. But I'm not sure kung ininom ba niya ang tubig o itinapon niya. Pasigaw na sagot naman ni Damon. Naiirita ito sa kagaspangan ng ugali ni Ford. Walang iya ka talaga! Ang tanga-tanga kasi ninyo! Kagabi ko pa sinasabi na paamuyin agad ng pampatulog si Lexi pagkapasok niya sa loob ng van. Hindi nyo pinakinggan ang suggestion ko dahil gusto nyong paglaruan si Lexi. O ngayon, anong gagawin natin? Saan natin hahanapin si Lexi? Paano natin kukubrahin ang lahat ng pera sa ATM card niya? Siguradong mahahagip tayo ng CCTV kapag nag-withdraw tayo ng pera. At hindi rin natin pwedeng buhayin ang cellphone ni Lexi dahil sigurado akong matitrace ng parents niya at ng bodyguards niya ang location natin ngayon. Mainit ang ulo na paliwanag ni Noah. Kung sunugin natin ang bag ni Lexi, tapos linisin natin ang van. Punasan natin ang upuan at mga handles upang walang maiwang fingerprints. At siguro, magbakasyon din tayo sa ibang bansa upang hindi tayo paghinalaan ng mga otoridad na tayo ang mastermind sa pagkawala ni Lexi. Kinakabahan at tensyonadong suggestion naman ni Fiona. Good idea, Fiona. Pero hindi tayo pwedeng magbakasyon sa ibang bansa. Dahil tsak na iisipin ng mga pulis na may tinatakasan tayong problema. Ang mabuti pa nga, sunugin na natin ang bag at gamit ni Lexi. Tapos bumalik tayo ng Maynila. Mag-clubbing tayo at magpakasaya para isipin ng mga pulis na inosente tayong lahat. Dahil puro good time lang naman ang inaatupag natin sa loob ng isang linggo. Nakangising paliwanag ni Noah. Hindi man lang ito nakonsensya sa pagkawala ng dalaga. Okay, let's go! Sunugin na natin ang bag at gamit ni Lexi. Itinapo nila sa naglalagablab na apoy ang bag, bote ng mineral water at iba pang gamit ni Lexi. Lahat naman ng pangyayaring iyon ay nakunan ng video ni Justin. Pinanood pa nito ang pag-alis ng mga magkakaibigan sa kagubatan bago ito bumalik sa farm para mag-report kay Tudor. Masama ang pakiramdam at masakit ang ulo na dumilat siya. Gusto sana niyang tumayo ngunit hindi siya makagalaw dahil nakagapos pa rin ang mga kamay niya sa handle ng kama. Hindi rin siya makasigaw dahil may busal na panyo ang bibig niya. Naawa sa sarili at umiiyak na binalikan niya ang pangyayari kagabi. Oh my God!
I'm so naive. Ni hindi ko man lang naramdaman na tuso pala ang mga kaibigan ko. They all treated me like a trash. Kahit naging mabait naman ako sa kanila. Mas mabuti pa talaga kapag wala kang kaibigan dahil walang manluloko at maninira sa'yo. Tumutulo ang luha na bulong niya sa kanyang sarili. Kailangan kong makausap ang lalaking tumulong sa akin kagabi upang makauwi na ako sa amin. Sumisigok na sabi niya sa isipan niya nang sinipa niya ang lampshade na nakapatong sa center table. Nahulog iyon sa sahig at nagpagulong-gulong. Nagising si Theodore dahil sa malakas na kalabog sa kabilang kwarto. Inaantok at topless na bumangon siya. Naghihikab at pinuntahan niya ang dalaga. Tiimbagang na dumilim ang kanyang anyo nang makita niyang umiiyak ito. Kaya naman nagpupuyo sa galit na tinanggal niya ang busal nito sa bibig. Ganun na rin ang tali nito sa kamay. Thank you so much, mister! Lumalanghap ng hangin na saad ni Lexi habang pinagmamasdan nito ang maskulado niyang katawan. Napasingha pa ito ng marahas nang mapadako ang mga mata nito sa manipis niyang puson na may kaunting balahibo pababa. Wala ka bang damit? Bakit magang-maga nakahubad ka? Hindi mo ba alam na pwede kang sipunin dahil malamig ang hamog tuwing umaga? Nakayoko at nauutal na tanong nito sa kanya. So what if I am naked, woman? Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking nakahubad? Nakatitig sa maganda nitong mukha na pagtatanong niya. Ha? Huh? Maraming beses na sa magazine, sa TV. Nahihiyang sagot naman niya. Okay, then stop staring at me kung naiilang ka sa katawan ko. And pwede ba, stop crying dahil hindi ka naman maliligtas ng mga luha mo. Pakialam mo ba sa mga luha ko? I'm crying out loud because I am emotionally and physically hurt, you know? My best friend betrayed me. Hindi nila ako tinuring na tunay na kaibigan. Katawan at pera ko lang ang gusto nila. Kaya naman sana, please, huwag mo akong sasaktan. Because I'm gonna die in front of you if you will hurt me too, like what they did to me. Nagpupunas ng luha na paliwanag niya. Okay, fine, woman. I won't hurt you. But you need to pay me. Kailangan mo akong bayaran dahil hindi libre ang pagtulong ko sa'yo kagabi. What? Pabigla na tanong nito. So mukha ka rin palang perang katulad ng mga kaibigan ko. Sa bagay, sino nga ba naman ang ayaw ng pera? Eh pera naman talaga ang bumubuhay sa tao. Mamamatay ang tao sa baho at gutom kung wala tayong pera, hindi ba? It's fine to me, nabigyan ka ng pera. Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para maihulog ko na kagad sa bank account mo bukas. Shut up. I don't ever need your goddamn money, woman. Salubong ang kilay na anas niya. All I need from you right now is your hand and your strength to errand the house chore. You need to wash all the dishes every day and wash all of my dirty clothes. And one more thing. Ikaw din ang magluluto ng breakfast, lunch, and dinner. You need to work like a slave because I want a beautiful, sexy maid like you. Really? Sarkastikong humalakhak si Lexi at parang insekto na tinitigan nito ang mga mata niya. Who do you think you are para gawin akong alila? Maarteng tanong naman ito. Tumaas baba ang makapal nitong mga kilay. I am Theodore Domingo Shapiro. I can throw you in a crocodile river if I want to. That's why you need to follow my command and rules. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakain ka sa buhaya kapag pinagtawanan at pinagtasan mo ulit ako ng kilay mo. Kalmadong pagpapaliwanag niya. Pero umaalo ng amusement sa kulay tigri niyang mga mata dahil sobrang cute ni Lexi kapag galit. Namumula ang pisngi nito na parang mansanas tapos nakalukot ang maliit nitong ilong. Seryoso ka ba na ikaw si Theodore Shapiro? Nagdududang tanong naman ng dalaga. Yes, I am. Taas noon naman, nasagot niya. I don't believe you. Aminado ako na gwapo at sexy ka pero hindi ako naniniwala na bilyonaryo ka. Dahil amoy lupa ka. Naaamoy mo ba ang sarili mo? Nakangisi na panlalait nito sa pagkatao ng binata. I don't care if you believe me or not. All I want right now is to shut your mouth
and serve me a delicious breakfast. Dahil ibabalik kita sa mga kaibigan mo kung patuloy mo lang akong lalaitin. Now move. Maligo ka, mag-toothbrush ka, magpalit ka ng malinis na damit bago ka magluto. Cause I don't like smelly maid. Nakakainsultong pagpapaliwanag niya upang magising ito sa katotohanan na hindi lahat ng tao ay mapapasunod nito. Please, stop calling me woman because I have a name. I am Lexie Oliver Antonio, the only daughter of Don Armando and Doña Luciana. And actually, I don't want to take a shower dahil wala akong pamalit na damit. Ang mabuti pa, ihatid mo na lang ako sa bayan para naman makauwi na ako sa amin. Gusto mong umuwi? Maglakad ka mag-isa sa gitna ng gubat para naman ibitin ka patiwarek sa puno ng mga kaibigan mo. Nakangising pambabara naman niya sa katarayan nito at mabilis siyang naglakad palabas ng kwarto. Teka! Mister, sandali lang! Stop walking, please! Tumatakbo na pigil nito sa braso niya. What? Malamig pa sa yelo na tanong niya sa dalaga. Okay, sige. Tatanggapin ko na ang trabahong inaalok mo. Kung ihahatid mo ako sa bahay ng parents ko sa susunod na linggo. Parang maamong kuting na pakiusap naman ang dalaga. Okay, sige. I will take you to your home next week. Nakalahad ang palad na sambit niya. Nakasimangot naman na tinanggap iyon ni Lexie. Pero pwede bang bukas na lang ako mag-umpisang magtrabaho? Alam mo na, medyo masama pa kasi ang pakiramdam ko. Saka nahihilo pa ako ng kaunti. Stop being melodramatic, woman. Dahil magiging maayos agad ang pakiramdam mo kapag kumain at naligo ka. Ngayon, kumuha ka ng damit. Jersey short and boxer sa loob ng closet ko para meron kang pamalit na damit. What? Pagsusuotin mo ako ng cheap na damit? Oh my God. No way! Victoria's Secret ang brand ng panty at bra ko, no? Tapos bigla mo akong pagsusuotin ng lumang jersey short at t-shirt? Ew! Ayoko nga. Nakangiwi at umiiling na sambit naman ang dalaga. Bakit ba napakaarte mo? Bakit ba hindi ka nalang magpasalamat na buhay ka pa ngayon? At mararanasan mo pa na isuot ang mga branded kong damit? Alam mo ba na maraming tao ang walang maisuot na maayos na damit dahil kapos sila sa pera? Yung ibang ang bata dyan, may mga tali ang shorts sa tagiliran dahil maluluwag na. Tapos ikaw, nilalait mo pa ang mga damit ko? Kung ayaw mong isuot ang damit ko, eh di maghubad ka. Nakatitig sa balingkinita nitong katawan na pagpapaliwanag naman ng binata. Namumula ang mukha na umatras si Lexie at nayayamot na tinitigan siya nito ng masama. Keep on dreaming, Teo, na maghuhubad ako sa harapan mo dahil kahit kailan hindi ko gagawin ang bagay na yon. We'll see about that. Nakasmirk na saad niya at marahan siyang humakbang papalapit sa tabi ng dalaga. Oh my God! What are you doing? Stay away from me! Natatarantang sigaw naman ng dalaga. Napaka-OA mo, Lexie. Natural dadaan ako sa harapan mo dahil pupunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Kalmadong saad naman niya. Ngunit gusto niyang humagalpak ng tawa dahil parang tuko na nakadikit ito sa dingding. Ah, ganun ba? Sorry. Nagpanik agad ang mga ugat ko dahil buong akala ko talaga yayakapin at hahalikan mo ko. Hiyang-hiya na paliwanag ng dalaga at nagmamadali naman itong tumakbo pabalik ng kwarto nito. Habang siya naman ay tumatawang pumunta sa kusina dahil naaaliw siya sa pagiging prangka at pagiging OA ng dalaga. Diyos ko, nakakahiya ang pagiging asyumera ko. My God! Kailan pa ako nasabik sa yakap at halik? Ew! Kadiri ka self! Nakarating ka lang sa gubat, naging green-minded ka na rin. Naiirita na sermon ni Lexie sa sarili niya. Binuksan niya ang kahoy na Dora box. Napangiti siya nang makita niya ang mga boxer, damit at short na Calvin Klein ang tatak. Halatang bago at mabango dahil may price tag pa. In fairness, mamahalin nga ang mga damit niya. Siguro nga siya talaga si Theodore Shapiro. Kumuha siya ng damit habang bumubulong doon. Madalas niyang mapanood sa mga business interview si Don Teodoro Shapiro. Ngunit hindi niya kilala ang anak nitong lalaki. Dahil sa pagiging aloof daw nito at pagiging mahiyain,
ni hindi man lang mag-post ng picture ito sa social media nito. Siguro introvertong si Tudor, kaya ayaw niyang makipag-usap sa tao. Pero bakit iniligtas niya ako kagabi? Dahil ba type niya ang beauty ko at gusto niya akong ligawan? Ay, bongga naman kung ganun dahil babaste din ko siya kaagad. Dahil ayoko sa lalaking bossy na katulad niya. Koy Lexi, umayos ka nga. Hindi porket iniligtas ka ni Theodore, gusto ka na niya. Iniligtas ka niya dahil kailangan niya ng katulong. Ikaw lang naman ang magiging muchacha niya sa loob ng isang linggo. Kaya naman galingan mo sa pagluluto, paglalaba at paglilinis upang hindi ka niya ipakain sa buwaya. Salubong ang mga kilay na sigaw ng isip niya. Nayayamot na tinapos niya ang paliligo dahil labag sa kalooban niya ang pagiging katulong. Dahil never pa siyang nakahawak ng walisting ting, kahit dishwashing liquid. Isinuot niya ang puting t-shirt at pulang jersey short ni Theodore. Nagmukha siyang Korean sa kanyang outfit dahil sa maputi niyang balat at singkit niyang mga mata. Nakalugay ang basang buhok na pumunta siya sa kusina. Naabutan niya ang binata na kumakain ng breakfast. Take a seat. Sabayan mo ako sa pagkain. Ano naman kakainin ko? At saka bakit walang apple at oatmeal man lang? Saka bakit walang fresh milk? Hindi uso ang oatmeal at apple rito sa bundok. Nilagang saging at nilagang balinghoy ang kainin mo. Isawsaw mo sa asukal o kaya naman sa bagoong. Kaping barako o kaya naman sa labat ang iniinom ko. Hindi fresh milk. Formal na sagot nito. Pwede ba na bumili ka ng masarap na pagkain sa bayan? Hindi kasi talaga ako kumakain ng nilagang balinghoy at saging. Nakapapi eyes na pakiusap niya sa binata. So what kung ayaw mong kumain? Hindi naman ako ang magugutom kundi ikaw. Masungit na tanong naman ito, hindi man lang naawa sa magandang dilag na katulad niya. Saka pwede ba tanggalin mo yung kaartihan at kasosyalan mo rito sa bundok kung ayaw mong mamatay sa gutom? Now, eat this boiled banana and cassava. Para naman mabusog ka. Pagkatapos mong kumain, linisin mo yung kusina at magbalat ka ng langka at magkayod ka ng nyuk. Ginata ang langka na may lahok na alimasag ang ulam natin ngayong tanghalian. Naiintindihan mo ba? Sarapan mo ang luto mo para naman hindi magalit ang mga tauhan ko sa'yo. What? Ibig mong sabihin hindi lang ikaw ang pagsisilbihan ko? Pati na rin yung mga tauhan mo? Mainit ang ulong sigaw niya. She can't believe na magiging muchacha siya ng mga kalalakihan sa bundok. She wanted to scream out loud habang nagwawala upang mabawasan man lang ang galit at pagkairita na nararamdaman niya ngayon para kay Theodore. Yes, marami akong tauhan. Bale, isang dosena silang lahat. Kaya naman 2 kilo ang isaing mo mamaya at 3 lakang malalaki ang gulayin mo para kasya sa ating lahat. Napapanganga na lang siya sa sinabi ni Theodore at binato niya ito ng saging sa mukha. Kaya naman nayayamot ito na sinubuan siya ng balinghoy. Ubusin mo tong balinghoy pati itong saging na ibinato mo sa mukha ko para ma-realize mo na bawal mag-aksaya ng pagkain. Dahil maraming tao ang nagugutom ngayon. Saka hindi mo ba alam na mahal ang kilo ng saging at balinghoy sa palengke? Nagpipigil ng galit na tanong nito sa kanya. Hindi ko alam dahil hindi naman ako namamalengke. Saka ayoko magluto dahil hindi ako marunong magsaing. Ano ba? Ngumunguya ng saging na sagot niya sa tanong nito. Kailangan mong magsaing para matuto ka. Babae ka, kaya naman dapat lang na marunong kang magluto at maglinis ng bahay. Hindi mo ba alam na ang mga prinsesa ay may mga talento at matatalino? Now tell me, ano bang talent ang pinagmamalaki mo? Natahimik na lang at napahiya siya sa tanong ni Theodore dahil wala siyang talent at hindi rin siya matalino dahil pagsha-shopping at paglalayas lang naman ang kaya niyang gawin sa araw-araw. Oo, marunong siyang magbasa at magsulat, but she is not the smart girl like the top-notcher student. Bakit hindi ka man lang sumasagot? Siguro wala kang katalent-talent, ano? Kawawa ka naman. Maganda ka nga pero hindi mo ginagamit sa tama. Umiiling na panlalait ni Theodore sa personality niya, kaya naman pinitik niya ng malakas ang ilong nito. Ow! You're so harsh, Lexi, but why? Siguro nga totoo na wala kang katalent-talent, ano?
Nakabungisngis na pang-aasar naman ni Tudor sa kanya. Eh ano naman ngayon kung wala akong talent? Bakit ikaw? Talentado ka ba? Pikon na tanong niya sa binata. Yeah, I have so many talent. But I won't tell you dahil hindi ako mayabang nakatulad mo. Saka alam mo ba, dapat hindi mo sinasabi sa stranger ang totoo mong pangalan upang hindi ka mapahamak dahil nakakamatay ang kayabangan. Lalo tuloy siyang napahiya at natahimik sa sinabi ng binata. Dahil tama nga naman ang sinabi nito na dapat ay hindi niya ipinagmamayabang o ipinagsisigawan ang kayamanan upang hindi pang-interesan ng ibang tao ang buhay niya. Eh, bukas ng umaga, ano namang aalmusalin natin? Umiinom ng salabat na pag-iiba niya sa usapan nila. Fried rice at inihaw na tuyo. What? Pasigaw na tanong niya. Akala ko ba ikaw ang bilyonaryo na si Theodore Safiro? Pero bakit ang kuripot mo naman yata? Tinalo mo pa ang pagkain ng mahihirap. Nakamilo at nakapandisal sila tuwing umaga. Alam mo ba yun? Oo na, kuripot ako at madiskarte sa buhay. Kaya nga, nakasurvive ako ng 8 years dito sa kagubatan. And I don't like junk food, especially frozen food. Dahil ayokong magkasakit ano. Mas masarap kainin ng sariwa at masustansyang gulay at prutas. Anyway, iligpit mo na tong mga pinggan at hugasan mo na. Malumanay na utos nito sa kanya. Pwede bang turuan mo ako maghugas ng pinggan? Hindi ako marunong eh. Nakatingin sa plato at baso na saad niya. Hay nako. Okay, let's wash the dishes together. Nakangisi na sabi nito at walang paalam na hinila siya nito patayo. Kaya naman magkayakap na iniligpit at hinugasan nila ang mga plato at baso. Pakawalan mo na yung mga kamay ko, tapos na tayong maghugas. Kinakapos ng hininga at namumulang pisngi na pakiusap niya sa binata. Dahil tumitibok ng mabilis ang kanyang puso at napapaso siya sa mainit nitong balat at hininga na dumadampi naman sa batok at leeg niya. Hindi ko bibitawan ang kamay mo dahil pupunta tayo sa labas ng bahay. Maraming aso roon, baka kagatin ka. Paanas na bulong nito sa kanang tenga niya. Kaya naman lalong nag-alboruto ang puso niya at may kung anong gumapang nakiliti sa balat niya pababa sa flat niyang tiyan. Magka-holding hands na lumabas sila ng bahay. Namamangha na pinagmasdan niya ang buong paligid. Napapalibutan ng malalaking punong kahoy ang antigong bahay. Sa dulong bahagi naman ng farmhouse na yon ay mayroong 5 10-wheeler truck na pinagkakargahan ng mga pinutol na puno. Napayakap siya ng mahigpit sa sexing bewang ni Theodore nang dilaan ng German Shepherd ang kanang paa niya. Relax, Lexi. Hindi ka kakagatin ng aso kung hindi mo sila sasaktan. But I want you to know na mas masakit at mas masarap akong mangagat. Kaya pwede bang huwag mo akong yakapin ng mahigpit? Kasi baka biglang umigkas ang kamay ko at mayakap at mahalikan kita. Nakakaakit na bulong nito sa tenga niya. Okay lang nakagatin mo ako dahil hindi naman nakakamatay ang rabies mo. Natatakot na pagsang-ayon niya sa biro naman ito. Malakas na natawa ang binata at tinitigan nito ang tiyan niya. Hindi mo ba alam na mas makamandag ang rabies ko? Dahil tsak nalolobo ang tiyan mo ng 9 months. Bastos! Nayayamot na sinampal niya ng palad ang bibig nito. Theo, huwag mo akong biruin ng ganyan ha. Dahil hindi tayo close at hindi tayo magkaibigan. Oo nga, hindi tayo magkaibigan pero yakap ka ng yakap sa akin. At napakahigpit pa ng mga yakap mo. Para bang asawa mo na ako? Nakabungisngis na pagpapaliwanag naman ito. Grabe, napakatalino at napakagaling mang asar. Ganun din sa pagpapalusot. Okay, fine. Hindi na kita yayakapin. Nakasimangot na sigaw niya at pinakawalan niya ang bewang nito. Ngunit niyakap niya ulit dahil lumapit sa tabi niya ang dalawang mas malalaki pang aso. Oh my God! Theo! Hindi ko kayang lumayo sa tabi mo, please! Bantayan mo ako at ipagtanggol mo ako sa mga aso yan! Mangiyak-ngiyak sa takot na pagpapakiusap naman niya sa binata. Yeah, sure. Aalagaan kita. Nakangiting pagsang-ayon nito sa kahilingan niya at walang kahirap-hirap na binuhat siya ng binata papunta sa likod bahay. Ano namang gagawin natin dito? Nakayakap sa leeg na tanong niya.
Magbabalat ka lang naman ng langka at magkakayod ka ng nyug. Ano? Namimilog ang mga mata na tanong niya. Hindi talaga kaya ng powers niya na magluto dahil wala siyang alam sa kusina. Yup, tuturuan kitang magluto. Malumanay na sagot ni Tudor habang ibinaba siya nito sa simento. Ako ang magbabalat ng langka, ikaw ang magkakayod. Umupo ka sa kayuran. Hawakan mo ng maayos yung nyug tapos magkayod ka. Maiipon ang kinayod ng nyug sa palanggana. Okay, sige. Magkakayod na ako. Sinundan niya ang instruction ni Tudor, ngunit masakit sa balakang at mga braso ang pagkakayod ng nyug, kaya naman umiiyak habang nagrereklamo siya. Seyo, hindi ko na talaga kayang magkayod ng nyug. Makukuba ako, saka pakiramdam ko namamagana yung braso ko dahil sa matinding alay. Okay, sige. Ako na ang magkakayod. Ikaw na ang maghiwa nitong langka. Lagyan mo muna ng langis yung palad mo para hindi ka madikita ng mga dagta. Nilagyan niya ng mantika ang mga palad niya bago niya hiniwa ang langka. Si Theodore naman ay tahimik lang na nagkakayod ng nyog. Lexi, pagkatapos mong maghiwa ng langka, magdikit ka na ng apoy at magsaing ka na. Okay, paano ba magdikit ng apoy at paano magsaing? Inosente at pinagpapawisan na tanong niya. Pero masaya siya dahil marami siyang natutunan ngayong araw. Simple lang. Sindihan mo yung kugon at ilagay mo sa sinibak na kahoy para sumilab. Tapos maglagay ka na ng 8 takal na bigas sa malaking kaldero. Hugasan mong mabuti ang bigas at tubigan mo ng 11 takal. Okay, madali lang pala eh. Tinapos niya na ang paghihiwa ng langka at nagdikit siya ng apoy at naghugas na siya ng bigas. Uy, Tudor! Hindi ko kayang buhatin tong kaldero mo. Napakabigat! Huwag mo na munang buhatin yan. Ako na. Napasinghap siya ng marahas nang hawakan nito ang mga kamay niya. Magkayakap na isinalang nila sa kalan ang sinaing niya. Tuturuan kita ngayon kung paanong maggata ng niyog. Tuturuan din kita kung paano maghulay ng langka. Seryoso ka? Tuturuan mo akong magluto nang magkayakap tayong dalawa? Di kaya mali itong ginagawa mo? Di kaya hinihipuan mo na ako? Mas mabuti siguro kung i-demonstrate mo na lang kung paano maggata ng nyog at kung paano magluto ng langka. Nagbablash at kinakapos ang hininga na tanong niya kay Tudor dahil apektado siya sa mainit nitong yakap at mabango nitong hininga. Mas mabilis kang matututo kapag yakap-yakap kita. Dahil love ingredients ang tawag sa yakap at paglalambing ko. Nakangisi na pangangatwiran nito. O diba, para-paraan para makapanghipo este, makayakap pala. Magkayakap nilang niluto ang sinaing at gulay na langka. Hindi siya umangal tuwing hahalikan ni Tudor ang tuktok ng ulo niya dahil natutuwa at medyo kinikilig siya sa sweet gesture nito. Ngayon lang din niya naranasan na lambingin at pahalagahan ng isang lalaki at gwapo't matipuno pa. Dahil puro isip bata at mga spoiled brat lang naman ang mga lalaking kaibigan niya. Justin, kumain na tayo. Tapos nang magluto ang asawa ko. Malakas na sigaw ni Tudor. Napanganga siya at nasampal niya ang bibig nito. Oh, why did you slap me? Nakahawak sa pisngi na tanong naman niya. Sinampal kita dahil tinawag mo akong asawa. Hindi naman tayo magkaibigan o magkaano-ano. Mag-asawa pa. Nakasimangot at medyo galit na sagot nito. Alam mo ikaw, Lexi, napaka-OA mo. Nakayakap ka sa bewang ko ngayon tapos hindi tayo magkaibigan? Nagpapakipot pa pero gusto rin naman. Che! I don't like! Napatigil siya sa pagsigaw nang pumasok sa kusina ang maskuladong kalalakihan. Close your eyes, Lexi, dahil ako lang dapat ang tititigan mo. Nakasimangot na utos sa kanya ni Tudor. Mukhang nagsiselos rin ito. E paano kung ayokong isara yung mga mata ko? Dahil may karapatan ako na pagmasdan ang paligid at ang mga tao. Nakatitig sa mukha ni Tudor na pangangatwiran niya. Okay, fine. Kung ayaw mong sundin yung utos ko, no problem. Pwede bang linisin mo na lang yung kwarto ko ngayon habang nakahiga ako sa kama? Nakangising bulong naman ni Tudor at walang paalam na pinasan siya nito papunta sa kwarto na parang isang sako ng bigas. Napakataba ng utak at gusto niyang sulohin ang babae.
wala pa namang label ang friendship nila. Naging maayos ang pagtatrabaho niya buong maghapon sa tulong ni Theodore. Matiyagang tinuruan siya nito na maglaba sa sapa at maglinis ng bahay. Nakakapagod maging kasambahay pero ayos lang dahil namulat ang kanyang mga mata sa katotohanan na ang buhay ay hindi puro pasarap. Lexi, magpauso ka ng bunot bago ka maligo para umalis yung mga lamok. Malumanay na utos sa kanya ni Theodore. Ano ang bunot? At saka, wala ka bang katol? Napakamura ng katol, hindi ka man lang makabili. Diyos me talaga, bilib na ako sa kakuriputan mo. Kalmado na komento niya sa katipiran naman ito. Mabaho at nakakahika ang amoy ng katol. Mas magandang gamitin ang bunot ng nyog. Libre na, galing pa sa kalikasan. Nakaturo sa bunot na sagot nito sa mga tanong niya. Tuwing hapon ay nagpapausok ito gamit ang bunot. Yun kasi ang ginagawa ng mga taga-probinsya upang itaboy palayo ang mga lamok sa kanilang bahay. Okay, sige. Paano ba yan? Turuan mo nga ako kung paano magpausok ng bunot. Okay, let's go. Let's do it. Magkahawak na naman ang mga kamay na sinindihan nila ang bunot. Napapangiti siya nang umusok iyon. Magpahinga ka na, Lexi. Tatawagan na lang kita mamaya pagkakain na tayo ng dinner. Ay, sige, salamat. Magaan ang pakiramdam na nagtungo siya sa loob ng bahay kahit masakit na ang balakang niya dahil sa maghapong paglilinis at paglalaba. Sa kabilang ibayo naman ay nagtatalo si Don Armando at Doña Luciana dahil totoong nag-aalala sila sa pagkawala ni Lexi. Nagpa-book agad sila ng plane ticket pauwi sa Pinas upang hanapin ang kanilang anak, katulong na rin ang mga otoridad. 5 araw na siyang namamalagi sa farm. Nasanay na rin siyang gumising ng mas maaga para magluto ng almusal. Siya rin ang naglalaba ng mga damit ni Theodore. Minsan nga ay naiinis siya rito dahil isinasama nito sa labahin ang mga boxers niya. Seyo, anong lulutuin kong ulam? Malumanay na tanong niya. Huwag ka nang magluto. Magpipiknik tayo ngayon sa kakahuyan. Maligo ka na at magpaganda. Isuot mo tong bestida na binili ko kanina sa bayan. Nakangiti na kinuha niya ang paper bag sa kamay nito. Talaga? Magpipiknik tayo? Anong food ang kakainin natin? Don't tell me nilagang okra na naman tsaka inihaw na tuyo at pritong talong na naman yan. Sawang-sawa na akong kumain ng gulay. Siguro naman, pwede ka nang bumili ng pork chop o di kaya fried chicken. Samahan mo na rin ng vegetable salad at matcha latte. Malambing na ungot niya sa lalaki. Yeah, sure. Bibilhan kita ng masarap na pagkain. Sige na, maiwan na muna kita. Nakapamulsa na lumabas ng bahay si Theodore. Kinausap nito si Justin. Justin, naihanda mo na ba ang lahat ng pagkain na binili ko sa Tokyo Grill? Japanese food ang mga inihanda niyang pagkain dahil napag-alaman niya na mahilig sa sushi roll, sashimi, at tuna si Lexi. Yes po, senyorito. Nakalagay na lahat ng pagkain sa basket. Bubuhatin mo na lamang po. Sinamahan ko na rin po ng wine at scented candles para po maging romantiko ang date niyo ni Senyorita Lexi. Kinikilig pang sagot nito sa mga tanong niya. Magpipiknik kami sa kagubatan, hindi magdi-date. Seryosong pagtatama niya sa sinabi nito, but deep inside ay masayang puso niya na makadate ang dalaga dahil crush na niya si Lexi. Socialite, maarte at pabebeng kumilos at magsalita si Lexi. Ngunit handa itong magbago para sa kalayaan nito. Nakita niya na ang pagpupursige nito na matutong maglinis, magluto at maglaba kahit nahihirapan ito at nasusugatan na nga ang mga palad at mga daliri nito sa kamay. Naniniwala siya na mabait at mapagmahal na anak si Lexi. Naligaw lang ito ng landas dahil sa sulsol at impluwensya ng barkada. Kaya naman gagawin niya ang lahat para maging masaya at ligtas ito sa piling niya. Sayo, ready na ako mag-picnic? Nakangiti at excited na anunsyo ni Lexi kaya naman tumigil sila sa pag-uusap ni Justin. Humahangang pinagmasdan niya ang dalaga. Napaka-sexy nito sa suot na spaghetti floral dress. Nililipad pa ng hangin ng mahaba nitong buhok. Natural na maganda at makinis ang mukha nito na parabang ang sarap haplusin at halikan. Oy, si Senyorito, na-hypnotize sa kagandahan ni Senyorita Lexi.
Nakamukha ang bibig ko. Papasukan na ng lamok, di pa alam mo. Kinikilig at nakabungisngis na biro sa kanya ni Justin, kaya naman pasimpleng inapakan niya ang paa nito. Teo, totoo bang sinabi ni Justin na gusto mo na ako? I mean, nagagandahan ka sa akin? Kumikinang ang mga mata na tanong sa kanya ng dalaga. Yes, I admit that you're beautiful. And I like your smile and actually I want to court you kasi ngumingiti at tumitibok ng mabilis ang puso ko tuwing kasama kita. Would you love me and like me kapag niligawan kita? Nagulat si Lexi sa confession ni Tudor dahil buong akala niya ay pasaway at pabigat ang tingin nito sa kanya. But she was wrong dahil maganda at kaibig-ibig na dalaga ang tingin nito para sa kanya. Paano naman kita mamahalin eh? Hindi mo naman ako nililigawan. Saka, ginawa mo pa akong katulong dito sa bahay mo. Tapos ginawa mo pa akong kambing. Puro gulay ang pinapakain mo sa akin. Hindi mo ako binibilhan ng conditioner. Dahil sabi mo, mas magandang gamitin ang langis ng nyog. Lexi, hindi ako nagsisisi na ginawa kitang katulong dahil sa maikling panahon ng pagsasama nating dalawa. Nakita ko ang totoo mong pagkatao. Mabuti kang tao, mabait ka, masunurin at may malasakit ka sa kapwa. Proud na proud ako sa lahat ng achievement mo rito sa farm. Ikaw ang kaisa-isang prinsesa na naglaban ng boxers at mga damit ko. Kaya naman may premyo kang halikat yakap sa akin mamaya. Nakangiting pagpapaliwanag niya dahil naging makulay at maingay ang tahimik niyang paraiso dahil sa kakulitan nito. Halikat yakap talaga? Mas matutuwa ako kung ihahatid mo na ako bukas sa bahay ng parents ko. I mean, seryoso ako. Seryoso ako na mas magiging masaya ako sa piling ng mga magulang ko. Aminado ako na marami akong natutunan dito sa farm niyo pero hindi ko talaga kayang ibaba ang standard ko eh. Hindi ko kayang alisin ang pagiging socialite at maarte ko dahil bilyonarya ako. I'm sorry if I'm leaving you tomorrow. Gusto ko lang naman na bumalik na sa dati yung buhay ko at panagutin ang mga kaibigan kong manluloko. Nakatitig sa mga mata niya na paliwanag ng dalaga. Okay, sa Monday, ihahatid na kita sa bahay ng parents mo. Pero ngayon, mag-date na muna tayo upang mayroon tayong sweet memories dito sa farm. Okay, let's go. Huwag na nating isama si Justin ha, nang hindi ka mahiyang yakapin at halikan ako. Nakabungisngis na biro naman sa kanya ni Lexi. Kinikilig naman na dinampot niya ang basket at inakay niya ang dalaga papunta sa pusod ng dagat. Inilatag nila sa damuhan ng banig at magkaharap na umupo sila roon katabi ang basket na may lamang pagkain at inumin. Sa'yo, ilang babae na ang dinala mo rito sa gubat? Sa totoo niyan, ikaw pa lang. Dahil gusto kita. Prangkang sagot niya sa tanong ni Lexi. Talaga? Pero papayag ka ba na tumira sa syudad kasama ko kung totoong mahal mo ko? Oo naman. Payag akong tumira sa syudad kasama ka dahil doon ka masaya. Ang importante sa akin ang nararamdaman mo dahil gusto ko na palagi kang masaya at gusto kong maging mommy ka ng mga anak ko. Ha? Mommy? Mommy agad? Nakangangang tanong nito sa kanya. Excuse me no, nililigawan mo pa lang ako, mommy na kaagad ang gusto mo. Wow ah, napaka-advance mong mag-decision. Saka paano ka nakakasiguro na sasagutin kita, Aber? Sasagutin mo ako dahil hindi ako titigil na ligawan ka hanggat hindi ka pumapayag na pakasalan mo ako. I know, mabilis ang mga pangyayari. But I am really sure na gusto talaga kita. Dahil ikaw lang ang tanging babae na nagpatibok ng pihikan kong puso. Honest na sagot niya sa tanong ni Lexi. Okay, fine. Let's play a riddle. Kapag nanalo ka, liligawan, yayakapin at hahalikan mo ko. But if you lose, hahayaan mo ang tadhana at panahon na magpasya sa kapalaran nating dalawa. What? Idadaan mo sa paglalaro ng bugtong ang pag-ibig ko sa'yo? Grabe ka naman. Lexi, pati ba pag-ibig ginagawa mo na rin laro? Pero gusto ko yung naisip mo dahil matutulog ako sa tabi mo mamayang gabi kapag nanalo ko. Nakangising saad niya at kumindat pa nga siya ng 3 beses. Ew! Nakakatakot ka manligaw, Teo, ha? Mukha kang manyakis na isda. Ikinagwapo mo na yung pagkindat mo? Kunwari naka-ismid na tanong sa kanya ni Lexi, but deep inside naman ay kinikilig ito. Yup, matagal na akong gwapo.
Confident naman na sagot ni Theo. 6-footer si Theo, kulay tan ang makinis na balat nito, makapalang kilay, matangos ang ilong, reddish ang manipis na labi nito, mabango at maskulado ang pangangatawan. Habi niya ang pagbubuhat ng mga pinutol na puno at pagkakamping sa kagubatan. Habi din niya ang pamamahagi ng sariwang gulay at prutas sa mga mahihirap. Dinadala niya sa bayan ang lahat ng gulay at prutas na inanin niya sa farm tuwing harvest time. Pinili niya na mamuhay ng simple sa bundok dahil hindi pa niya nakikita ang babae na ihaharap niya sa altar. Pero ngayon, handa na siyang tumirang muli sa syudad kasama si Lexi dahil ito ang babaeng gusto niyang pakasalan. Lexi is not a wife material. Masyado itong eleganteng manamit at kumilos. Pero naniniwala siya na ito ay magiging mabuting asawa at ina dahil busilak ang puso nito at kaluluwa. Character at personality ang tinitingnan niya sa isang babae at hindi ang panlabas na anyo. Dahil naniniwala siya na mas the best na mahalin ang babaeng mabait at may mabuting kalooban. Oo na, gwapo ka na. Anyway, let's start the game. Magbugtungan na tayo. Righto, kumain tayo habang nag-uusap. Kinuha niya ang basket ng mga baunan. Binuksan niya ang mga iyon at inihain sa harapan ni Lexi. Ngunit napatigil siya sa paggalaw dahil biglang hinawakan ni Lexi ang pisngi niya. Theo, pwede bang banggitin mo ulit ang endearment na ginamit mo sa akin kanina? Garalgal ang boses at namumungay ang mga mata na pakiusap nito sa kanya. Righto. I call you Righto dahil pinaligaya at pinaliwanag mo ang mundo ko. Lexi, you're like a human light and speaker. Palagi kang maingay at palagi kang nagre-reklamo pero ginagawa mo ng tama ang trabaho mo. Malambing na paliwanag niya. Ang Righto ay Japanese word na ang ibig sabihin ay glitter, sparkle, shine and light. Maikukumpara sa araw at maliwanag na ilaw ang kagandahan ni Lexi dahil masayahin ito. May matamis at nakakaakit ng ngiti ang mukha naman ito. Maganda na akala mo'y manika sa puti at kinis. Theo, mahal mo nga ako dahil lahat ng bagay na gusto ko alam mo. Salamat nag-research ka tungkol sa pagkatao ko. Nalaman mo tuloy na mahilig ako sa Japanese food at anime series. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya at niyakap niya si Lexi. Hinalikan din niya ito sa noo. I promise you, I will be your protector until you matured. Hindi ako magsasawang turuan ka hanggang sa matuto kang tanggapin ang katotohanan na ang buhay ay masaya at makulay kung kikilos at magdedesisyon ka ng tama araw-araw. Palagi mo rin sanang tatandaan na tayo mismo ang gumagawa ng kapalaran natin. Lexi is truly a spoiled brat and childish, pero hindi niya ito hinuhusgahan dahil naniniwala siya na lahat ng tao ay may karapatan naman magbago. Promise mo yan ha? Magiging bodyguard kita. Sumisinghot na tanong sa kanya ng dalaga. Yep, I will be your handsome bodyguard husband. Nakangiting sagot niya sa tanong nito at tuluyan na nga niya itong sinubuan ng sushi roll. Ang sarap naman ng pagkain na isinubo sa akin ng lalaking mahal ko, lalaking mahal ako. Mumunguya ng sushi roll na sambit naman ito. Ang galing mong magpakipot, Righto. Bukin ka na kagad. By the way, let's start the riddle. Ikaw ang mauna. Okay. Ako ang mauunang bumigkas ng bungtong habang sinusubuan kita. Tapos mamaya, susubuan mo naman ako. Malambing at nakangiting paliwanag ni Lexi kaya naman hindi niya napigilan na halikan ito sa pisngi. Uy, teka! Grabe ka ha! Ang bilis mo namang umiskor. Nakapout na pagre-reklamo ng dalaga at sinubuan siya nito ng sashimi. Okay, now here's my riddle. Baboy ko sa pulo, ang balahibo ay pako. Bakit naman napakabilis ng bugtong mo? Ang natatandaan ko ulam natin yan kahapon. Langka? Okay, sige, ikaw naman. Nang sumipot sa liwanag, kulubot na ang balat. Nakangisi na saad niya. Ang bastos naman ng bugtong mo? Bakit kulubot agad ang balat? Kuyukot ng manok o kaya naman lato-lato ng lalaki? Tama ba?
Namumula ang pisngi at ngumunguya ng tuna na sagot nito sa bugtong niya. Mali ang sagot mo. Eh ano pala yung sagot? Itlog at balat ng matanda lang naman ang kumukulubot ah. Sa lubong ang kilay na tanong nito. The answer is ampalaya or bitter gourd. Now this is my second riddle. Hindi hayop, hindi tao pero pumupulupot sa tiyan o bewang mo. Teka, may bugtong bang ganun? Ah, teka. Braso ang sagot? Nakahawak sa babang tanong nito sa kanya. The correct answer is cinturon o belt. Now this is my third riddle. Mahaba at sobrang tigas, nang isubo ay kumatas. Yak! Ew! Napakamalisyoso naman ang bugtong mo, Teo. Nakalukot ang ilong na pagrereklamo ni Lexi. Hinampas pa nito ang braso niya. Paano naman naging malisyos ang bugtong ko? Tumatawang tanong niya. Piling ko, Raito, ikaw ang green-minded. Kapag palaging ganyan ang mindset mo, mabilis tayong magkakaroon ng anak niyan. Che, tumahimik ka na nga. Magbugtong ka na lang at subuan mo ko. Nangangamatis na ang muka na utos naman ito sa kanya. Okay, sige. Ang sagot sa bugtong ko ay ice pop o di kaya naman ice candy. Now, this is my fourth riddle. Malambot na parang ulap araw-araw kong hinahangad na mapasakin at mayakap. Malambing na sambit naman niya. Matamis kong oo? Pagmamahal ko at puso ko, tama ba? Kinikilig na sagot nito sa bugtong niya. Yes, Raito. Tama ang sagot mo. Dahil kasing lambot ng una ng puso mo. Dahil nangihina ang mga tuhod ko at natutunaw ang puso ko sa kilig tuwing kasama kita. Nakatitig sa maganda nitong mukha na pangungumpisal naman niya. Ay sus, nambola ka na naman. Napatigil naman si Lexi sa pagsasalita nang biglang kumulog. Oh my God! Uulan yata, Teo. Umuwi na tayo. Takot ako sa kidlat. Sa bahay na lang natin ubusin tong mga pagkain. Sige na. Okay, sige. Uuwi na tayo kung hahalikan mo ako sa pisngi. Paanas na hiling naman niya. Oo, okay na. Sige na. Hahalikan na kita. Kunwari napipilitan na sagot ni Lexi but deep inside ay excited itong halikan si Teo. Sinalubong niya ang hugis pusong labi ng dalaga at niyakap niya ito ng mahigpit. Nanlalaki ang mga mata na tinugon nito ang mainit at matamis niyang halik kahit na hindi ito marunong humalik. Righto. I guess I am your first kiss, right? Humihingal na tanong niya. How did you know? Nakayuko at nauutal na sagot naman ng dalaga. Because you don't know how to kiss. And your lips is so soft like a cotton candy. I love your lips, Raito. Like I love you from your head to toe. Buong pagmamahal na sagot niya sa tanong nito. I don't believe you because you just met me. It's so impossible na maiinlove ka sa akin kaagad in just 85 hours and 30 minutes. Maybe you like me but... I am 1000% sure na mahal kita. Katulad ng pagmamahal ko sa kagubatang ito. You mean your feelings to me is like a beast? Parang mabangis na hayop na handang manlapa anytime kapag sinagot kita? Tumatahip ang dibdib na tanong ng dalaga. Righto, my feelings for you is like a wild paradise. Lumalago at yumayabong sa paglipas ng bawat oras at bawat araw. Buong katapatang sagot niya sa tanong nito. Maya-maya pa ay biglang gumuhit ang kidlat sa kalangitan at dumanggungdong ang malakas na kulog. Dahil doon ay napatili ng malakas si Lexi. Don't be scared, Lexi. Hindi ka sasaktan ng kulog at kidlat. Natural lang na umulan para madiligan ang mga puno at halaman. Biyaya ang ulan sa mga magsasaka. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong ligpitin itong mga gamit para makauwi na tayo. Teo, pwede bang ikaw na lang ang magligpit? Natatakot na talaga ako eh. Nanginginig ang baba na saad nito. Okay, yakapin mo ang bewang ko habang nagliligpit ako para mabawasan ang takot na nararamdaman mo. Ayoko nga, ano ka sinuswerte? Nakaismid na tanong sa kanya ng dalaga. Lumalabas talaga ang katarayan at kasungitan nito kapag tinutopak ito. Umiiling naman na ibinalik niya ang mga baunan sa basket at tinupi niya ang banig. Let's go, Raito. Umalis na tayo rito. Ayoko maglakad. Pwede bang babahin mo na lang ako? Natatakot ako na tumapak sa damuhan kasi baka may ahas.
namumungay ang mga mata na pakiusap sa kanya ng dalaga. Okay, sumampa ka sa likod ko. Napangiti siya nang pumulupot ang braso ni Lexi sa mabango niyang leeg. Napapikit siya nang maramdaman niya ang mainit at malambot nitong katawan. Hindi siya manyakis pero kinikilig at natutuwa ang puso niya ngayong kayakap niya ang dalaga. Teo, bakit hindi ka pa humahakbang? Tara na, natatakot na ako sa kulog. Pinakikinggan pa kasi ng puso ko ang tibok ng puso mo. Saka ang sarap amuyin ng mabango at mainit mong hininga. Kumakabog ang dibdib na sagot nito sa tanong niya. You're so sweet, Teo. But we need to go home now habang hindi pa umuulan. Okay, I will grant your request right away, righto? Bitbit ang basket at ang flashlight, naglakad siya sa kakahuyan. Hindi niya iniinda ang bigat ng dalaga at ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kulay kayumanggi niyang balat. Wala sa plano niya ang ma-inlove sa dalaga. Ngunit hindi niya maiwasan na maakit sa taglay nitong kagandahan. Totoo nga ang kasabihan na ang tulak ng bibig, kabig ng pusong marupok na mabilis umibig sa dalagang marikit na nakakaakit ang figura at tindig. Nag-iinat na pumunta siya sa balcony. Natanaw niya si Teo na busy sa pag-aani ng gulay. Sobrang lakas ng ulan kagabi kaya naman nasira at bumaon sa lupa ang ibang mga gulay at halaman katulad ng pechay at mustasa. Good morning, future husband! Malakas na sigaw niya. Good morning, wifey! Nakangiti rin na bati sa kanya ng binata. Maligo ka na at kumain ng breakfast! Sasama kita sa bayan, mamimigay tayo ng mga gulay at prutas sa mahihirap! Okay! Malambing at nakangiti naman na sagot niya. Napahagikik siya ng malakas ng mag-flying kiss si Teo. Kinikilig naman na sinalo niya ang halik nito. Seyo, amoy lupa at dahon ng halik mo. Nakabungis-ngis na pang-aasar niya sa binata. Mabango ang hininga ni Teo, amoy peppermint candy. Maputi rin at pantay-pantay ang mga ngipin nito, halatang alaga sa dental check-up. Stop mocking me, Raito, kung ayaw mong halikan kita ngayon din. Nakasmirk na babala naman ito sa kanya. Nagiinit ang tigkabilang pisngi na bumalik siya sa loob ng kwarto. Hindi niya kayang makipagbardagulan sa binata dahil totoong nanghahalik at nangyayakap ito tuwing naaasar. Naligo siya at nagtoothbrush. Nagmumog din siya ng mouthwash para mabango ang kanyang hininga kapag hinalikan siya mamaya ng binata. Black pajama, t-shirt, black hoodie at white sneaker shoes ang isinuot niya. Nagsuot din siya ng face mask at sombrero upang hindi siya makilala ng mga tao sa bayan. Kumikendeng na nilapitan niya si Teo. Napangiti ito sa kapilyahan ng dalaga. Nice outfit, Raito. Hindi ka makikilala ng mga kaibigan mo. Anyway, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Alam mo kasi busog na busog pa ako sa mainit mong yakap kagabi. Malambing na sagot niya sa tanong nito. Pinatulog siya ni Theo kagabi sa malapad nitong dibdib. Sinuklay din ito ng daliri ang wavy niyang buhok habang kumakanta ito. Oh, talaga? Baka naman yakap at halik ang gusto mong breakfast mamaya, kaya hindi ka kumakain. Nanunuksong tanong nito. Che, ayoko ng yakap, pagpapawisan ako. Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa bayan at ipamigay na natin yung mga gulay na yan. Yeah, let's go. Kinarga siya ni Teo papasok sa loob ng van at tahimik silang bumiyahe patungo sa bayan. Sa kabilang ibayo naman ay nagbabiyahe rin sina Don Armando at Doña Luciana papunta sa malawak na lupain ng pamilyang Shapiro dahil nalaman nila sa barkada ni Lexi na nagtanan daw ito. Ayaw nilang maniwala na magagawang magtanan ng kanilang anak dahil bata pa ito at hindi pa nga tapos sa pag-aaral. Ngunit iginigiit ni Fiona na nakipag-meet daw si Lexi sa boyfriend nitong nakilala lang nito sa social media. Malungkot at disappointed ngayon si Doña Luciana dahil na-realize niyang napabayaan niya si Lexi dahil puro trabaho at negosyo ang inaatupag niya sa araw-araw. Kaya naman pursigido siya na mahanap ang kanyang anak upang humingi ng tawad at para maiparamdam niya sa dalaga kung gaano niya ito kamahal. Mahirap maging isang ina at businesswoman at the same time dahil maraming responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat.
kailangan niyang palaguin lalo ang kanyang negosyo upang hindi ito mabankrupt. Malamlam ang mga mata na pinagmasdan niya ang buong paligid. Napako ang kanyang paningin sa mga kalalakihang namimigay ng gulay sa tabing kalsada. Luis, pwede bang itigil mo ang sasakyan? Malumanay na utos ni Doña Luciana sa kanyang driver. Honey, bakit kailangan mo pang bumaba? Malapit na tayo sa Shafiro Plantation. Nagtatakang tanong sa kanya ni Don Armando. Honey, magdo-donate lang ako ng pambili ng bigas doon sa mga namibigay ng gulay. Saka mas maganda nang makisama tayo sa mga tao rito upang tulungan nila tayo na hanapin si Lexi. Mas mabuting kausapin natin ang kapitan para mabigyan tayo ng access na matour ang Shapiro Plantation. Sabagay, good idea honey. Mas maganda nga na maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap kay Lexi para madali natin siya makita. Magka-holding hands na lumabas sila ng sasakyan. Nilapitan nila ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi ng van. Magandang araw po sa inyo. Nakangiting bati niya sa mga ito. Namilog ang mga mata ni Lexi nang makita niya ang kanyang mga magulang. Gusto niyang magsalita ngunit hindi niya magawa dahil bumara ang hangin sa lalamunan niya at nagsimula nang pumatak ang kanyang mga luha. Miss na niya ang kanyang daddy at mommy dahil isang linggo na niyang hindi nakikita at nakakasama ang mga ito. Iha, bakit ka umiiyak? Mommy, ako po to. Ano ba? Ako po to si Lexi. Nakasuot lang po ako ng panlalaking damit. Hindi mo na ako nakilala. Umiiyak na himutok niya at tinanggal niya ang suot niyang face mask at ang sombrero. Oh my God! Anak! Diyos ko, salamat! Ligtas ka! Halos mapraning ako sa araw-araw saka iisip sa'yo kung okay ka lang ba o kumain ka na. Anak, huwag ka na ulit magre-rebelde at magtatanan, ha? Napatigil siya sa pag-iyak matapos niyang marinig ang sinabi ng mami niya. Ano po? Ako po nagtanan? Sino po nagsabing nakipagtanan ako, mami? Si Fiona. Kinausap namin siya ng maayos. Ipinaliwanag niya sa amin na malungkot ka raw at nagre-rebelde dahil palagi kaming wala sa bahay. I'm sorry, anak, sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Nagtatrabaho ako araw-araw upang mabigyan ka ng maayos na buhay. Gusto ko rin na lalong lumago ang negosyo natin para mas maraming empleyado tayong matulungan. Anak, kapakanan mo at kinabukasan mo ang palagi naming iniisip. At mahal na mahal ka namin. Siguro nga mali na ipinasa namin sa yaya at mga kasambahay ang aming responsibilidad bilang mga magulang. Pangako anak, simula ngayon, pipilitin ko ng maging isang mabuting ina para sa'yo. Emosyonal na paliwanag ng mami niya. Apology accepted, mommy. And I'm so sorry. Dahil napakatigas ng ulo ko. Sorry sa lahat ng ka-abnormal na ginawa ko. Sorry dahil mababa ang grades ko. But you know what, mommy? I learned a lesson from my mistake. Natutunan ko na walang mabuting idudulot sa akin ng barkada at pagtatanim ng sama ng loob sa inyo dahil totoong ako rin ang mahihirapan. Mula sa pusong paghingi niya ng patawad. Totoong mas magiging maayos at maganda ang takbo ng ating buhay kung aaminin natin ang ating mga pagkakamali tuwing tayo ay mayroong kasalanan. Ugaliin natin na maging mapagpakumbaba dahil ang totoong mayabang ay maraming kaaway. Simplicity and honesty are the best attitudes that you can show to the world para pamarisa ng iba. I'm so much proud of you, anak. Proud ako sa'yo kahit malaki man o maliit ang mga achievements mo. Pero teka, sandali. Sino ang nagturo sa'yo na mangon na po? Ah, dinuruan po ako ni Tudor. Tinuruan niya ako kung paano maging mabuting tao, mami. Inalagaan din niya ako at pinakain, pinatuloy niya ako sa bahay niya. Nakatitig sa mukha ng binata na sagot niya sa tanong ng kanyang ina. So, totoo nga na nagtanan ka. Hindi mo man lang inisip na pwede kang mabuntis? My God, Lexi! Puro sakit ng ulo at kahihiyan ang ibinibigay mo sa pamilya natin. Umaapoy sa galit ang mga mata na saad ng daddy niya. Normal lang na magalit si Don Armando dahil kahit sinong ama ay magwawala sa galit kapag nalamang natulog ng 5 gabi ang anak niyang babae sa bahay ng isang lalaki. Siyempre iisipin agad ng mga tao na nagtukaan sila. Sa kasino nga ba ang maniniwala na sila ay magkaibigan lang? Wala naman, di ba?
dahil mas sweet pa sila sa honey. Mawalang galang na po, Don Armando. Mabait po ang anak nyo. At hindi ko po siya ginalaw. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na kasal muna bago patong. Malumanay na paliwanag ni Teo, ngunit nakakuyom ng mariin ang kamao nito. Hindi nito nagustuhan ang pagiging judgmental ni Don Armando. Mr. Plantito, hindi ako naniniwala na hindi mo ginalaw ang anak ko. Dahil 5 araw kayong magkasama. Mawalang galang na lang po ulit, Don Armando. May pangalan po ako. Malumanay na putol ni Teo sa sasabihin pa nito. Ako po si Theodore Domingo Shapiro. Gusto ko ring malaman mo na handa ko pong pakasalan si Lexie kahit saang simbahan dahil nagmamahalan po kaming dalawa. Nagulat siya sa mga sinabi ni Teo, ngunit hindi siya umiimik dahil gustong gusto niya ang ideya na mapapangasawa siya nito. Sinasabi ko na nga ba, ginalaw mo na ang anak ko. Hala, magmadali ka, tumawag ka ng pari ngayon din dahil hindi ako papayag na umuwi ang anak ko sa bahay na hindi ka kasama. Mainit ang ulo na utos ni Don Armando sa binata. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Teo papunta sa simbahan. Inakay nito si Father Carlos dala ang holy water na nakalagay sa maliit na bote papunta sa tabi ng kalsada. Don Armando, nakatayo na po ngayon sa harapan mo ang pare. Handa na po siyang ikasal kami ni Lexie. Nakangiti at kinikilig na anunsyo naman ng binata. Father, maaari po ba na ikasal mo ngayon ang anak kong si Lexie sa lalaking mahal niya? Magalang at malumanay na pakiusap dito ni Don Armando. Bukas na bukas din po ay aasikasuhin namin ang mga dokumento na kailangan. Wala pong problema doon. Anytime pwede akong magkasal ng magkasintahan na tunay na nagmamahalan. Ngunit kung ito ay shotgun wedding, hindi ako papayag. Dahil ang kasal ay sagradong sakramento na nagbubuklod panghabang buhay sa dalawang tao na lubos na nagmamahalan. Respeto at tiwala sa isa't isa. Makabuluhang pagpapaliwanag ni Father Carlos. Father, mahal po ako ni Tudor at mahal na mahal ko rin po siya. Kaya naman po, ikasal mo na po kami ngayon para maging legal na po ang pagsasama namin. Nakangiting paliwanag niya, lalong lumalapad ang kanyang ngiti nang hapitin ni Teo ang sexy niyang bewang. Bueno, tumayo kayo ng tuwid sa harapan ko at gayahin niyo ang aking sasabihin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay at malumanay na bigkas nila. Good afternoon to all of us, my dear brothers and sisters. We are all gathered here today to witness the sacred matrimony of our brother Tudor Shapiro and our sister Lexie Antonio. But before we go further, let me ask you first, my brothers and sisters. If someone of you is against to this wedding ceremony, you may now speak or else you will remain silent for the rest of your life. Malumanay na tanong ng pari sa mga tao. Walang kahit na sino man ang gustong magsalita. Busina lamang ng sasakyan at bulungan ng mga chismosa ang tunog na maririnig sa gilid ng kalsada. Thanks to the Father Almighty in heaven, no one else is there to talk. Let's start the wedding ceremony. Theodore Shapiro, did you come here to the altar to marry Lexie Antonio on your own terms and that nobody compelled you? Seryosong tanong dito ni Father Carlos. Yes, Father. Kinikilig at nakangiting sagot ni Teo habang hinahaplos nito ang makinis niyang pisngi. Lexie Antonio, did you come here in front of the crowd and especially in front of our Almighty Father to marry Tudor Shapiro by your own terms and that no one compelled you? Seryosong tanong sa kanya ng pari. Yes, Father. Naiiyak na sagot niya dahil sa excitement at matinding kaligayahang umaapaw ngayon sa kanyang puso. Gusto niyang umiyak at sumigaw ng yehey dahil may lalaking nagmamahal sa kanya ng totoo at buong tapang na pinakasalan siya sa harapan ng kanyang mga magulang. Then, Tudor and Lexie, you may now exchange your vows as you exchange your wedding ring. Nagagalak na utos sa kanila ng pari. Namumungay ang mga mata na hinawakan ni Theo ang kamay niya at paulit-ulit iyong hinalikan bago ito nagsalita. Righto, gusto kong malaman mo na lalong lumalalim ang pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo sa paglipas ng mga araw. Hindi dahil mayaman ka kundi dahil ang pangalan mo ang sinisigaw ng puso ko.
at para kang isang mamahaling painting na nakaukit sa isipan ko. Ang maganda mong mukha at matamis mong ngiti. Ayokong mangako ng mga matatamis na salita dahil gagawin ko na lang kung ano ang tama. I know I am not a perfect man, but I will promise you na mamahalin kita. Igagalang at irerespeto katulad ng paggalang at pagmamahal sa'yo ng mga magulang mo, Lexie Antonio. I, Tudor Shapiro, thank you as my lawfully wedded wife. Take and wear my kisses and promises as a sign of my everlasting love for you. In sickness and in health, for richer or poorer, through thick and thin, for better or for worst, till death do us part. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya nang lumuhod sa harapan niya si Teo para halikan ang mga daliri niya sa kamay dahil wala itong hawak na singsing. I love you so much, Mrs. Lexie Antonio Shapiro. And thank you so much for invading my private property. Buong pagmamahal na anunsyo nito sa publiko. Umiiyak at nanlalabo ang mga mata. Tumitibok ng mabilis ang puso niyang niyakap ang mahigpit ang kanyang asawa. Hubby, thank you so much for your sweet and meaningful wedding vow. Garalgal ang boses na pasasalamat niya sa kanyang asawa. You're welcome, Raito. You made me so much happy and in love today because you call me happy. I want you to know that you are my happiness. And you are the only reason why I am so much in love and energetic every day. Dahil ikaw ang multivitamins ko at ikaw ang mundo ko. Stop crying now, my love, and tell me your sweet and an unforgettable wedding vow. Paanas na utos nito sa kanya at paulit-ulit na hinahalikan nito ang noo niya. Sumisinghot na sumubsob siya sa malapad nitong dibdib at sinimulan niyang bigkasin ang kanyang wedding vow. Hubby, una sa lahat, thank you so much for the love and for saving my life. Salamat din sa lahat ng magagandang bagay na itinuro mo sa akin. I met you in the dark on the right time dahil pinaliwanag mo ang puso at isipan ko na nababalutan ng takot at kalungkutan. I am so much lucky to be your lawfully wedded wife dahil puro kabutihan ko ang iniisip mo. You make me feel so special every day kahit palagi mo akong inaasar at niminsan hindi mo hinusgahan ang pagiging immature ko. Thank you so much, hubby, for accepting me and accepting my mistake at the same time. Taus-puso ko rin pinasasalamatan ng aking mga magulang dahil ginawa nila ako pinalaki at inlalagaan. Mommy, Daddy, I love you so much po. Thank you so much for giving me so much love and luxury in life. Without you, Mommy, Daddy, I am nothing. Tumigil siya sa pagsasalita nang muling tumulo ang kanyang mga luha. Hug me tight and take a deep breath, Raito. Malamyos na bulong ni Theo sa kaliwang tenga niya at hinaplos pa nito ang kanyang likod. Namumula ang buong mukha na nagpunas siya ng luha bago niya tinitigan ang mapungay na mata ng kanyang asawa. Hubby, gusto kong malaman mo na I am so blessed and happy and I'm really grateful to be your lover and especially to be your best friend. And today, your lawfully wedded wife. Nangangako rin ako ngayon na mamahalin kita. Pagsisilbihan at aalagaan kita araw-araw. Sa harapan ng mga tao, sa harapan ng aking mga magulang at sa harapan ng pari at ng Panginoon, ipinapangako ko rin sa iyo na ako ang magiging pinaka-responsable at huwarang ina sa ating mga magiging anak. Nangangako rin ako ngayon sa harapan ni Father Carlos na tanging ikaw lang ang lalaki na hahalikan at yayakapin ko. Ang iibigin ko hanggang sa aking huling hininga. I, Lexie Antonio, wholeheartedly take you, Theodore Shapiro, to be my lawfully wedded husband. In return, please take my sweet hug and kisses as a symbol of my undying love for you. In sickness and in health, for richer or for poorer, through thick and thin, in sadness and happiness, till death do us part. Buong pagmamahal at malambing na anunsyo niya sa publiko. Pinisil niya ang palad ni Teo at hinalikan niya ng paulit-ulit ang ring finger nito. Raito, your lips is so soft and sweet. Nakakaakit na bulong ng kanyang asawa. Ay sus, gusto mo lang talaga akong halikan. Maghintay ka mamaya pag nag-announce na si Father. Mahinang sambit niya
Nahihiya siyang magsalita ng malakas dahil maririnig ng parents niya kung gaano kalandi ang kanyang asawa. By the power vested upon me by Holy Catholic Church, I now pronounce you husband and wife. Son, you may now kiss your bride. Nakangiting utos ng pari kay Teo habang binabasbasan sila nito ng holy water. Namumungay ang mga mata at hinaplos ni Teo ang malambot at makinis niyang pisngi at dahan-dahan na lumalapat ang labi nito sa labi niya. Kusang pumikit ang talukap ng kanyang mga mata nang malasahan at maamoy niya ang mabango at matamis nitong labi. Mamaya na ang honeymoon pagka-uwi ninyo sa bahay. Seryoso at namumula ang mukha na saway sa kanila ng daddy ni Lexi. Kaya naman nag-atubili na pinakawala ni Teo ang labi niya dahil sa nabitin ito sa halig. Lexi and Theodore, congratulations for both of you. Umayo kayo at magpakarami. Nakangiting bati sa kanila ni Father Carlos. Congratulations, Lexi and Theodore! Finally, dalawa na kayong mamimigay ng ayuda sa amin, pati na rin ang gulay at prutas dito sa mga mahihirap tuwing anihan. Masaya at sabay-sabay na sigaw ng mga taong naroon. Salamat po sa panunood at pakikinig ninyo sa wedding matrimony naming mag-asawa. Lahat po ng tao ay pwedeng kumain sa tapsihan ni Aling Minda. Orderin po ninyo ang lahat ng pagkain na gusto ninyong kainin. Ako na po ang bahalang magbayad doon. Nakangiting pagpapaliwanag ni Teo sa mga taong naroon. Wow, Habi! Galante ka rin pala kahit minsan, ha? Natutuwang puri niya sa kanyang asawa. Righto, galante talaga ako. Sinadya ko lang talagang tipirin ka sa sabon at pagkain para makita mo ang kahalagahan ng bawat bagay dito sa mundo. Tinuruan kita kung paano maging masinop at matipid. Anyway, sasampahan mo ba ng kaso ang mga kaibigan mo? Hindi na siguro. Umiiling na sagot niya sa tanong ni Teo. Hindi ako magsasampa ng kaso dahil, alam mo, sila ang naging dahilan kung bakit kita nakilala. Ang gagawin ko ngayon ay iiwasan at kakalimutan ko ng mga toxic at mga taong nakasama ko noon. Ang plano ko ngayon, mag-focus na lang sa pag-aaral at iparamdam sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Good decision, Raito. Unti-unti nang nagmamature ang isip mo. Basta, palagi mong tatandaan na nandito lang ako sa tabi mo handang magpayo at samahan ka sa life journey nating dalawa. Talaga namang sasamahan mo ako dahil mag-asawa na tayo. Palagay ko nga, gagawa ka na ng bata mamayang gabi eh. Ow! Aray! Mommy! Huwag mo pong pingutin yung tenga ko, masakit! Ikaw na bata ka, napakabastos ng bibig mo. Nandito tayo sa public place, paggawa ng bata ang topic ninyong dalawa. Nakasimangot na bulong ng mami niya. Honey, pabayaan mo na si Lexing lambingin ang asawa niyang si Tudor. Ang importante naman eh, kasal na sila. Kalmadong saway ni Don Armando kay Doña Luciana. Don Armando, Doña Luciana, salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. At inaanyayahan ko po kayo na sumama sa bahay ng parents ko. Ipakikilala ko po si Lexi sa mga magulang ko. Tudor, malaking karangalan para sa amin na makilala ang mga magulang mo. Dahil kabilang sila sa mga successful businessman dito sa Pilipinas. Bueno, sige, umalis na tayo para makausap ko na ang mga balai ko. Sabay silang ngumiti nang excited na pumasok sa loob ng van ang parents ni Lexi. Dahil alam nila sa kanilang sarili na hindi tutol sa kanilang relasyon ang parents ni Teo. Righto, bumalik na tayo sa farm. Mamayang gabi na lang tayo pumunta sa bahay. Shut up! Habi, hindi ko gusto yung iniisip mo ha. Honeymoon talaga agad ang nasa isip mo. Ay, akala ko naman makakalusot na ako. Kumakamot sa ulo na pagrereklamo ng asawa niya, kaya naman natatawa na hinila niya ito papasok sa loob ng van. Wala siyang plano na underin ang asawa niya, pero pwede naman paminsan-minsan lang, di ba? Magka-holding hands na nagbiyahe sila papunta sa mansyon ng mga magulang ni Teo. Ayaw nilang pakawalan ng kanilang mga kamay dahil habang buhay na magkadao pang mga iyon katulad ng kanilang mga puso. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to?
Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaabang.